의식해주세요. Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. At for today's video ay samahan nyo akong gumawa ng altar kimchi. At kasama natin si Omaning gumawa. So aantayin ko lang siya at siya ay nasa bahay pa nila. Bali ang usapan namin ay 10 a.m. siya pupunta dito. So baka yun ay mga 10:30 dadating kasi magbabas pa siya papunta dito. So, yun guys. At samahan nyo akong maglinis ng radish. Bali, ganito lang kaliliit guys yung radish na gagamitin sa paggawa ng altar kimchi. So, let's go. Maglinis na tayo guys ng radish. At para mamaya pagdating ni Omoni ay ano na lang. Tuturuan niya na lang ako magawa ng sauce at saka ng... ano, yung kung pampalapot yung tawag doon yung galpong na malagkit or yung glutinous rice powder. Pinapakuluan siya kaya hindi ko pa yung kabisado. So, gusto ko siyang matutunan kaya pupunta daw dito si Omoni para turuan ako. Nakialam na naman siya guys ng aking cellphone. Ayan. So, pinindot na naman niya mag-isa yung aking cellphone. Nagay ko yung chocolate sa rep at kakainin naman ni Unbing, walang humpain. Kahapon, namalingke ako at bumili din ako ng spinach guys. So, hugasin pa ito. Nilagay ko lang sa labas para hindi masira. Pag nilagay kasi sa rep ay siya nadadry lang din. Ito yung mga binili kong chives or yung spring onion. Ayan siya guys. So, hugasan natin yan isa-isa. Tapos bali, isang tali lang ng altar mo yung aking binili. Yan o. No. Tingnan ninyo ang aking anak o. Ayan. Yung aking labahe. Nakita o. Pero ano yan siya yung sinuot kahapon ng asawa ko sa trabaho. Nakama. Yung ganito karaming spring onion or chives. Karaniwang tinatawag dito sa South Korea na chokpa. Ay, yung isang ganito. Ay, 3,000 won siya, guys. Watermelon. So, hugasan na natin to. Hugasan na natin, guys, ang malamig na tubig. Yung mga dulo-dulo ay tatanggalin natin guys para mamaya ay ano na lang, ihiwain na lang siya. Hugasan pa natin ng isa pang beses, guys. Natanggal ko na sa pagkatali yung radish at dumating na din si Bianan. Tapos, sabi niya ay papakita niya muna sa akin kung anong gagawin doon sa dahon ng radish. So, tinatanggal niya yung mga gahong part or may mga dilaw-dilaw na. Tinanggal niya din yung pinakang puno ng dahon or yung tampok. Tinanggal din ni Bianan yung ugat dun sa dulo ng radish. At yung laman ng radish guys ay binaak lang sa gitna at saka hinugasan ko yun ng 3 beses hanggang sa mawala yung mga buhangin. Pagkatapos kong mahugasan yung radish ay binulubudan na ni Bianan ng asin at saka hinalo.
para nga lumabas yung tubig ng radish. Yung nilagay na asin ay katamtaman lang yung dami. So, bahala na kayo kung gaano kadami yung ilalagay yung asin. At yan, antayin natin ang 30 minutes, saka natin balkan. Harina pala yung gagamitin namin pampalapot or yung milka raw. So, akala ko ay yung glutinous rice powder. Tinatanggal ko muna yung puno or yung pinagputulan ng chives or ng chukpa. Sa dalawang kutsarang harina ay nilagyan ni Biana ng kalahating basong tubig na malamig tsaka niya hinalo para maiwasan yung pagkabubuo ng harina. At saka nga pala magpapakulo ng kalahating tasang tubig. At pag medyo nakakulo na yung tubig ay ilalagay na yung tinunaw na harina at saka haluin at hanggang sa kumulo. Mga isang minuto yan hinahalo ni Bianan. So ayan, tingnan natin. Dapat ay hindi hiwata ng paghalo. So after ng 1 minute guys ay ganyan na yung kanyang itsura. At pwede na nating patayin yung apoy. Makalipas ang 30 minutes dun sa paglagay ng asin sa radish ay binaak ulit ni Omoni yung kapisang. So, bali, naging apat na parte na yung isang piraso na radish. Pagkatapos mabakbak yung radish, ay inibabaw na din ni Bianan yung dahon at nilagyan pa niya ng asin para magsabay na malando. Pagkatapos, lagyan ng asin ay ayan na yung kanyang itsura. So, antayin pa natin ng mga 1 hour pa. At kada 30 minutes guys, ay ating babalik ta rin para malando din yung mga nasa ibabaw. Ayan guys, inano siya sa asin para lumabas yung tubig. Ayan, medyo makunat na. Balik ta rin natin ang isa pa. Tikman natin. Masarap guys. Tingnan nyo guys, pag nilalagyan ng asin, lumalabas yung tubig. Ayan. Binaliktad na ni Omoni. Tikman natin guys. Mukhang maubos ito na hindi pa nagagawa yung altar kimchi. Lasang mustasa. Pero walang pait. Isang hilis lang yung ginamit ni Bianan na luya at kanyang pinino. Tapos naghihiwa na din siya ng dahon ng chives. Yung green part lang ng chives yung nilagay namin. Pag malamig na yung pinakulong harina ay naglagay lang na isang kutsarang bawang. At saka pinagsama-sama yung chives, yung pinakulong harina, at saka yung bawang, at saka yung luya. Naglagay na din ng 2 kutsarang patis at saka naglagay na din ng pinakang sabaw ng balaw. So bali 3 kutsara yung nilagay. At saka naglagay na din si Biana ng 2 kutsarang plum syrup or mechil egg. Naglagay na din si Biana ng 3 kutsarang hot pepper flakes or ng kuchukaro. At saka niya hinalo-halo. Ano yung kanyang itsura? Tapos makunat na. Tikman natin ito. Kinsana. Okay na. Makalipas ng 2 oras sa pagburo ng asin ay inugasan ng 1 beses yung radish at saka kailangan daw yung patuloyin ulit. Halos mga 30 minutes namin yung pinatulo para matanggal lahat yung tubig. Hindi ko na na-video kanina yung paghalo nung
yangnyeom at saka nitong mu or nitong radish, guys. So ngayon naman ay lalagyan ko ng sesame seed. So kukunti na yung laman nito, ayan, pahingi ito sa akin ni Bianan at nakalagay sa anong bote ng tubig. Lalagay ko lang siya sa isang kamay ko at ibubulubon natin, guys. So, minix lang natin, guys. Dahan-dahan. Sabi ni Bianan eh, huwag daw madiin yung pagka ganun, parang naglalaba. Huwag daw diinan. So, yan. Titingnan natin, guys. Masarap. Tikman din natin itong radish. Okay yung lasa. Hindi ko na na-video kanina yung pag-mix ng yangnyeom at saka nitong radish dahil ay nagmamadaling umalis si Bianan. So yun, mamamalingki pa daw siya. Dadasikin natin, dadasikin. Sabi ni Bianan para daw walang hangin yung loob ng Tupperware. Ayan. Isasaid din natin. Sayang yung sauce. Masarap pa naman. Ayan. So, tapos, ilalagay ko lang ito sa lababo. Lidiin na natin, guys, ito. Ating tawag dito? Ating dadasikin. Lasa natin yung gilid. So, dito ko lang itong plastic gloves. At saka, lalagyan na natin ng takip. Ayan. Tapos, istay lang natin siya na magdamag dito sa labas. At bukas natin ilalagay sa ref. Para nang nakurinte si Unbeo. Tingnan naman ninyo yun, ah. Tingnan naman ninyo yung buhok ni Unbeo. Parang nakurinte. Ito, guys, yung aming finished product ng Altar Kimchi. So, thank you for watching. Sana ay nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Bye-bye! Yan, at after 6 days or 5 days ay titikman na natin yung lasa kung siya ba ay tama na ang pagka buro. Titingnan natin kung tama ba at hihingan natin ang reaction si Papa Inyong. Si Papa Yong. Ayan, guys, yung joken 모두 괜찮아. Radish kimchi or yung pickled radish. Kain ko yung bandang ilalim at baka dito eh, medyo iba ang lasa. Gawa na siya ay babad eh. Ay mga nasa ibabaw eh, medyo joken 모두 sa tomato. Hindi babad sa sauce. Tapos didigpiin ulit natin, guys. Ayan. Tama na yung ganun karaming ano, pang side dish namin ngayon, gabi. Kanina nga pala, ay natikman ko ito kasi hindi ako nakapag-video. Gawa na ang ako'y gutom na gutom na. So, ayan si Unbi, kumakain. Hi! Hi! Kain po, sabihin mo. Kain po. Ang ulam namin ay chicken.
양념 치킨 at saka 뭐야 안비 이거? 간장 치킨. 맛이 어때요? 맛이 어때요? 한 번 더, 한 번 더. 맛이 어때요? 맛이 어때요? 김치 라디쉬도 먹어. 어이, 뭐도 먹어. 아저씨. 아빠 불러야지. 아저씨 아빠. 어때요? 뭐가 맛있는 거냐? 뭐 맛있어요? 그래? 뭐가? 어, 마사랍 더 용. 뭐 사비니 여보 마사랍 더 용 라디쉬. 안 질기네. 안 질겨? 너무 딱딱해? 어때요? 사과 같아요. 아, 좋아하는 사람은 많이 먹겠네. 그래? 아빠는 안 좋아해? 좀 익어야지 먹지. 그래? 그럼 맛있게 드세요. 네? 네. 맛있게 드세요.